through the Lord's Supper. So ano po mag-aalala ko? Meron ako dati na ituro. Pero noon pa yung matagalan. Di ba tayo dito nag-check your school noon? No? At ang naituro po noon is about, kung mag-aalala niyo po yan, yung mga pinagkaiba ng abundant life sa surviving life. Yung basta mabuhay ka lang. So, pero iba po yung abundant life. Ito po yung difference na two Greek words about life. Una po kasi, yung bios. Hello. Hi. Kaya ba kayo? Sinasa may sa sumo tayo. So, una po, dalawang po kasi yung Greek word ng life. Una yung bios, which is yung biology or study of life. No? Pero it's more on the quantitative kind of life. Yung quantity ng life. Kaya ba kahaba ang buhay mo? Pero pag sinabing Zoe Life, may dati Zoe TV, mas Channel 11, eto naman yung qualitative kind of life. So yung bayo, basta buhay ka lang. Pero yung klase ng buhay mo, eto yung Zoe. So hindi pa rin kong usapan about that life. Kasi merong buhay, di ba naalala niyo, sabi ko, merong buhay na walang kabuhay-buhay. Hello? Hi. So, tinan mo nga yung katabi ko, mukhang buhay mo ba yan? Bihingin ka ba ba yan? So, meron din buhay na punong-puno ng regrets. Diba? Yung sayang at hindi mo managawa yun. Alam mo naman dapat, kaya mong gawin yun, pero hindi mo nagawa. Hindi mo nasabi. No? Nangihinayang ka sa mga panahon na nasayang nung nagbubuhay ka. So, there is a little... Meron din pong life na punong-puno naman ng sorrows. Full of sorrows. And worse, ito po mas matindi, yung life na wala kang inner fulfillment. Yung alam mo, may kulang, mayroong hindi ka nagawa. Hindi ka fulfilled sa buhay mo. Mayroong emptiness. May vacuum. Na kung saan, nabuhay ka lang ng pangkaraniwang tao na walang extraordinary na ginawa ka sa mundo na ito. Hello? Hi. Yung wala, nabuhay ka lang ng katulad ng ibang tao. Pero yung something na meron kang naiwan na legacy sa mundo na ito, no, na tumatak sa mundo na ito, na kung saan doon ka nila maalala, yun yung hindi mo nagawa. Yun yung sayang. So, alam mo, sana malayo yung narating mo. Kaya lang, ang narating mo lang na malayo ay yung according sa standards ng sanlibutan ito. Pero deep inside, no, sa buhay mo, hindi ka fulfilled, hindi ka masaya doon sa mga tagumpay na naabot mo. Actually, yung tagumpay na naabot mo, mas marami pang mas matagumpay sa naabot mo. Pero sa standard ng world na yun. Pero yung alam mong fulfilled ka, wala kang pinanghihinayangan, wala kang pinagsisisiyan. Yun yung malukot. So, alam mo na merong kulang sa'yo, something missing, no, vacuum space in your heart, na gusto mong malaman na tanging yung merong makapagpupulo doon sa vacuum space mo na yun ang iyong buhay. So, abundant life po actually means holistic blessings ng ating Ama sa ating buhay po. So, hindi po ito one-sided lang. Hello? Hi. So, hindi po ito yung basta financial blessings na marami kayong pera, kaya lang, meron ka naman cancer. No? Yung marami ka naman pera, pero nakaratay ka naman. Hindi mo naman ma-enjoy yung buhay, no? Yung dami ng pera mo. O kaya, meron ka naman kalusugan, pero wasak naman yung pamilya mo. Anak mo, adik. O kaya, asawa mo, nasinggir, o ano, o mambababae, etc. O kaya, kumpleto mo, halos. Mayaman ka, okay naman ang family mo, maganda rin ang karakter, no? Tapos ay malusog din namang kailangan, pero wala namang purpose, walang fulfillment sa buhay. Wala rin po yun. Actually nga, ako sa tingin ko ha, sabihin mo lang wala ko lahat nun, pero meron kang purpose, fulfilled ka pa rin. Kahit wala kang pera, natupad mo naman yung dahilan bakit ka nabubuhay, fulfilled ka pa rin. Kahit may sakit ka tulad ni Nick Moy, G, kaya kung may walang paa,
Pero natupad pa rin niya yung purpose niya. Kahit kung may sakit, may nakapag-share-share pa rin through YouTube, nakaratay na. Pero ginoglorify pa rin niya si God. Fulfilled pa rin ang buhay mo. No? Kaya sa kumpleto ka nga ng lahat ng meron sa sanlibutan nito, pero hindi mo naman natupad yung purpose mo. Ay, walang fulfillment po doon. Sayang din yung buhay. Ayan, yan yung mga sinasabi, the greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose. Ano po? So, ang gusto po ni Lord, gusto niyang punuin yung every space sa ating pong puso, sa bawat area ng ating buhay. Nais po niya na hindi lang ikaw makontento. Hello? Ayaw ni Lord na contented ka lang. Ang gusto niya, satisfied ka din. Bakit? Kasi tayo po yung katawan ng ating Panginoon. Naiiwala ba kayo doon? Ayaw niya na makontento ko lang. Gusto niya masatisfy yung katawan niya. Hello? Hi. So, tingnan po natin ano yung mga blessings ng kanyang sacrifice. O kaya siya na yung sacrifice eh. Ayaw na ikaw yung mag-sacrifice. Siya na lang magsasacrifice para yung blessings na po matagam natin through the last supper. Tingnan po natin sa awit 105. Pakibasa nga po. 1, 3, go. Siguro tinatanong niya, Pastor, asan yung Lord's Supper dyan? Ano naman kumakain dyan, nagugutom na kami. So, ang Last Supper po kasi ay celebration ng Passover lang. Pagka nilaw ka nabasa sa Bible ng Pasqua, yung po yun, yung Passover, yung sabihin lalagpasan niya, ipa-Passover niya. No? Yung iba po yung overpass, pero parehas din yun. No? So lumalagpas din yun, nag-overtake din yun eh. Ganun din po yung Passover, yung meron kang papahiran na dugo ng tupa doon sa pintuan mo, sa taas, saka sa dalawang gilid. Tapos darating yung anghel ng kamatayan. Pagka yung bahay mo nakita may dugo, hindi nakita na mayroong mabuti doon, ha? Hindi nakita na mayroong matumit na tao doon. Hindi nakita na may mabait doon. Basta may nakita na may dugo sa bahay na yon, at titingnan niya yung dugo, hindi yung nakatira doon. At pag nakita niya, uy, may dugo ito, tinubos niya ito, lalagpasan niya yon. At yung makita niya walang dugo na bahay, patay lahat ang nakatira na unang pangalay doon. Yun yung Passover. Yung ikasampung salot na ibinigay ng ating Panginoon sa Egypt para makalaya, makalabas sa pagkakaalipin yung pong mga Israelita. So kailangan po nila papatay sila ng isang taon na tupa na walang bahid, walang dumis, walang sakit, napaka-healthy, napaka-ganda, napaka-linis, no? At i-apply nila yung dugo doon po sa doorpost. Then kailangan yung natira na yun, yung tupa na yun, kailangan litsunin nila. Hindi medium cook. Hindi kilawin. No? Kailangan lutong-luto. Well done. Well done pa tawag mo. No? Talagang well done. No? At kailangan nilang ubusin yun. Walang tira. No po. Kaya sarap nun. No? Pwede daw mag-sharing to pagka hindi nyo kayang ubusin. No? At tingin nyo ha, dapat daw po pag sapit ng gabi at dumating yung anghel ng kamatayan, dapat walang nasa labas ng tahanan. Ibig sabihin, no, pagdating ng judgment, dapat walang nasa labas ng tahanan ng Panginoon. Yun. Hello. Hi. Pag ito, lumabas ka sa church. Hindi sa church building. Lumabas ka sa church, sa tahanan, at inabutan ka ng judgment. At nakita, wala ka sa dugo ng Panginoon, ayari, damay ka. No? Kaya sabi po doon, dapat walang lalabas, no? Doon sa tahanan, sa oras, no, ng judgment. So church, no, o pag dumating po siya, lahat dapat nasa loob ng dugo. Pag may lumabas po ron, patay. Sabi mo sa pamilya mo, nasa loob ka ba? Grabe ka. So, not inside their houses, mamamatay po yun. So, yun po yung kasampung salot sa Egypt na kung saan yun ang nagpalaya, no, sa
mga Israelita para mula sa pag-aalipin sa Ehipto. Ganyan din po tayo. Tayo po ay naging alipin ng kasalanan. Hello? Hi. So, si Lord, kailangan siyang mamatay. Siya yung Passover lang. Para tayo matubos sa ating mga kasalanan. At niligtas na po tayo sa kamatayan, sa kaparusahan. Kaya po sa number one, ang unang blessing is deliverance from slavery to sin. Pagpapalaya po sa pagkaalipin sa anumang kasalanan. Isipin mo na kung anong kasalanan meron ka. Ano-ano ba yan? Pagsisipumalit ba yan? Pangulit, pangulit, etc. Yun, pinalaya ka ni Lord doon. So, magitan ng kanyang dugo. So, dapat nakisip mo, naku, pinalaya na pala ako. Bakit ka pa nagagawa? No? Baka kasi wala kang mindset, hindi mo alam kung saan ka pinalaya. Akala mo, nandun ka pa rin sa loob ng Egypt. Pero hindi mo alam, lumabas na pala. Kaya sabi nyo sa Bible, lumabas na kayo. No? So yung dugo na yun, yun ang nagpalabas sa'yo, nagpalaya sa'yo, no? Sa pagkaalipin sa kasalanan. So once, no, na naging malinaw sa atin, naunawaan natin at na-apply po natin sa ating mga buhay, ang kapangyarihan ng Lord's Supper o yung Passover dinner na sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoon sa cross, nagsisimbolo po yung kanyang katawan noong tinapay. Asa ka ba? Kaya, kala yung tinapay. Kung magkalimutan mo lang. Papahiya na naman tayo dito. So, yung tinapay po na nagsisimbolo na yung katawan ng ating Panginoon sa Kristo na siyang nagligtas sa atin sa kamatayan. Bakit? Sa halip na yung katawan natin ng mamatay, siya na po yung umako ng ating kamatayan. Tinubos na po tayo, siya po nagbayad ng ating kamatayan. Lahat ng sumpa, no, na kasama po sa kasalanan ay na-transfer po mula sa atin patungo sa kanya at yung kanya namang pong buhay na lipat sa atin. Yung life, abundant life na nais mo. At sa magitan po na kanyang banal na dugo, no, nagsisimbolo ng grape juice. Original po yung grape juice po talaga yun. Itag-grape lang ang nila. Powder-powder lang. Tayo chip. So, yan po yung nag-deliver sa atin mula sa ating mga kasalanan na naglilinis sa atin sa lahat ng unrighteousness natin. So, ibig sabihin, yung dating buhay mo, yung topic natin ng last week, na salaman at sa kaluluwa, yun yung lumang pagkatao mo, yung Adan. No? Once na tinanggap mo na yung bagong dugo, bagong covenant, yung nililinis ka na doon sa dating mong buhay at binibigyan ka ng bagong buhay kay Kristo. So wala na yung dating mong pagkatao. Yun yung gagawin natin ngayon. Yung tetake mo ngayon, bagong buhay na. Abundant, tanggal lahat ng curses. Kamatayan, tanggal yung premature death. Hindi na po pwede. Sa amin, may curse kami ng ganyan eh. Yung ate ko, namatay ng maga, 27 years old na. No? Yung nanay ko, 59. No? Puro sa sakit. Sabi namin, kakancel na namin yan. Yeah. No? So, hindi na po yun yung dapat na mangyari sa atin. So look, tinan niyo po yung mga inyong katabi. Mukha bang may bagong buhay na yan? O, sarap patayin yan. So, siguro sasagot yung pastor, by faith, not by sight. So tandaan po natin, yung faith, no, remember, faith without works is dead. So, kailangan po nakikita sa ating mga buhay yung bagong buhay. Hello? Hi. So, mamaya po, pagtanggap natin ng kanyang katawan at ng kanyang dugo, lalabas ka rito ng may bagong buhay. Hello? Hi. Magtama ka ka, ba't hindi na ako nagmumula? Ba't hindi na ako nagsusugan? Ba't hindi na ako chick boy? Ba't hindi na ako addict sa computer games? Addict na ako sa Word of God. Hello? O, bakit hindi na ako malante? Bakit hindi na ako makate?
So, tatalo ka. Nawala lahat yun. No? Dahil sa ginawa ng ating Panginoon. So, Matthew 26:28, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Sapagkat ito ang aming dugo ng tipan. Yun, ano? Sabi ng dugo, hello, hello. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nagbubuhas dahil sa marami, sama na raw. Ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So, nagdi-dinner po sila nito. Lord's Supper niya eh. Kaya nga supper eh. Dinner po yun. So, habang kumakain sila, ang simple na kanilang kinakain, pagpapatawad sa kasalanan. Hello? So, nakita niyo po yung grace ng ating Panginoon doon. Kasi, tinan niyo ha, di ba tayo minsan pagka tayo kumakain? Habang, naranasan niyo na ba yun? Yung habang kumakain kayo? Ang dessert nyo, ano, cellphone. Okay, habang kumakain, no? Ano yung cellphone? Ang pinag-uusapan, yung kasalanan mo. Hello? No? Pero dito pala, yung grace ng Panginoon, habang kumakain sila, ang pinag-uusapan nila, kapatawaran sa kasalanan mo. Hello? Ay. Iba pala, yung, ano, yung palang time ng pagkain nito, ng dinner nito, the Lord's Supper is about forgiveness of our sins. Di ba, halos pagka ikaw kumakain, kasi halos hindi ka na makakain. Hirap-hirap kasi mumo dahil pakisermon eh. No? Nawala ka na ng ganang kumain. So it's like saying, na parang sinasabi ng Panginoon, habang tayo kumakain, pwede bang huwag natin pag-usapan ng mga kasalanan nyo? Hello? Hindi, no? So, siguro sila, sorry sila na sorry kay Lord, pero sinabi ni Lord siguro, alam nyo, pwede ba habang kumakain tayo, huwag natin pag-usapan yan, yung mga kasalanan na ginawa nyo? Huwag yung ginawa nyo na mali. Pwede bang pag-usapan natin yung ginawa kong tama para sa inyo? Hello? Hi. Pwede bang pag-usapan natin yung pagkapatawad na ginawa ko sa inyo sa cross? Yung aking pagkamatay sa cross. So huwag mong pag-usapan, don't tell me, huwag nyo sabihin sa akin, yung ginawa niyong kasalanan. Kasi sasabihin ko sa inyo, yung pagpapatawad ko sa inyong mga kasalanan dahil sa aking ginawa para sa inyo. Hello, kaya yung kahapon, yan ang uusapan namin sana sa primary leaders. Eh, pwede ba huwag natin pag-usapan yung mga kasalanan na yan? Matatanda na kayo. Paikot-ikot na lang tayo. Alam nyo na, may Holy Spirit na kayo. Manaman na kayo doon. Yun na yung mag-review, mag-correct sa inyo. Ang pag-usapan na natin, yung purpose natin. No? Yung mission, inaaman na lang mo. Yun na yung usapan ngayon. So in short, gusto po niyang ma-enjoy yung fellowship ng dinner. Yung supper. Parang gusto niya, last night ko na to. No? Yung papapag-uusapan natin. Eh, di ba mag-enjoy mo na ano? So, gusto niyo ma-enjoy yung fellowship at hindi po time to ng pagbibigay ng sermon. Yan. Kaya sabi mo sa parents mo, Tay, Nay, time for fellowship, hindi sermon. No? Pagka, ano? So, it is about focusing again. Hindi po doon tayo mag-focus sa kasalanan na ginawa natin, kundi mag-focus ka doon sa sacrifice na ginawa ng ating Panginoon para sa ating mga kasalanan. Kaya maraming tao hindi makalaya sa kasalanan kasi nakapokus siya sa kasalanan niya. Nakalimutan niya, nanginihilis na siya noon. Na napatawad na siya noon, na dapat bago na yung buhay niya. Bayad na yung kasalanan mo. Not guilty ka na, may napatay na dyan. Nilinis ka na ng dugo ni Kristo. Bakit dyan ka pa rin nakapokus? Mag-focus ka sa bagong buhay, bagong chance, bagong opportunity na hinilaan ni Lord para sa'yo. No. No. So as we partake mamaya po itong katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Tandaan niyo po yan mamaya. Pagkakainin na po natin at tanggapin na. By faith, alam mo, tanggapin mo na yung kamatayan mo kinuha na sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. At habang kinakain niyo po yan, maniwala ka at kineclaim mo na namatay na siya para sa kasalanan. Patay na lahat ng kasalanan. Hello? Hi. Kung patay na, pwede ba huwag mo nang alalahan? Move on. So, eh, mahirap sa atin, ha? Hindi tayo sanay maka-move on, eh. Ang tagal. No? So, kailangan,
mabilis kang makamove on. Kasi may naghihintay na bago sa'yo. Hello? Diba? Sayang naman, hindi ka makamove on sa ex mo. Yun? Eh darating na pala yung best para sa'yo. Ay, sayang. No? Eh, mas kaya maganda pagkatapos, wala ka. Baka dumating yung hindi ka talaga para sa akin. Di ba? Hindi ikaw ang para sa akin. Sayang. No? Pinalagpas mo yung opportunity. So mamaya po, pagtanggap natin, kalimutan po natin yung mga kasalanan natin. Huwag na yan yung pag-usapan namin. Hindi yun tayo makaka-move on dyan. Then, as you drink ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, no, maniwala ka na lahat ng kasalanan mo na patawad na po at nabayaran na ng kanyang dugo. Sobra-sobra pa. Hallelujah! Walang pangangabon natin ating Panginoon. Kasabi po natin, awit 105 verse 37, 1, 2, 3, go! At lintot. Walang sino man sa kanyang mga alipin ang mahina. Palagay ko, ito yung pinakagusto niya. No? Yung lumabas sila na may pilak at ginto. Hindi, ano? So, ibig sabihin, pangalawa po, number two, deliverance from curse of poverty. Sino gusto i-claim na ito? Hallelujah! Makakalaya na rin tayo sa kahiraman. Because, na po, sa Egypt, yung mga saliliita po kasi nung nasa Ehipto sila, alipin lang po sila doon. Mga katulong lang, mga yayo. No? Mga katulong lang po sila doon. So kailangan po silang magtrabaho. No? They have to work daily more than 24 hours. Pwede ba yun? No? Ibig sabihin, no, more than 8 hours po sila nagtatrabaho ng hard and harsh work na ibinibigay po sa kanila ng mga Egyptian master po nila. So by his blood, ito pagka-sinerge mo yung mga Egypto, lalo na yung ancient Egypt, ay malalaman niyo kung bakit talaga yan galit na galit si Lord yan. No. So by his blood, tinubos po tayo, no, yung kanyang mga tao, chosen people, mula sa pagkaalipin and pati po sa kahirapan. Hindi lang po sa kasalanan. Yung iba nga lang, gusto nyo magbago, okay na. Hindi nila alam, pati pala sa kahirapan, gusto rin pala ni Lord makalaya ka sa kahirapan. Hello? Hi. Sino gusto makalaya sa kahirapan? Hallelujah. Yun lang po nagtaas ng kamay, yung kapilayin. Sa kahirapan, hindi nagtaas, hayaan niyo po sila. Sa loob ng ano. So, paano po ba yan? Exodus 12, 35 and 36. Pakibasa nga po. 1, 2, 3, go. Kaya hindi na nila ang mga lahas na pilak at linto at mga damit tulad na inuto sa kanila ni Moises. Ibinigay na ng mga Egypto ang anumang loob nila kung nagagalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egypto. Hindi, no, nasamsam nila yung kayamanan ng Egypto. Sa English po yan, na-plunder nila. Yan ang legal na plunder. No, talagang si Lord na plundering yan. Yung mga Egypto na yan, sa inyo yaman yan. So kapag ka po pala na-receive po yung favor ng ating Ama, no, sa langit, naalala ko tuloy yung shalom na pin-explain doon sa inatina natin yung ano, pala shalom tayo ng shalom, favor pala yun. No, hindi lang siya basta peace. Pagka po natanggap natin yung favor ng ating Ama sa langit, kahit yung kaaway mo, no, ibibigay niya sa'yo yung yaman niya nang hindi po siya nag-hesitate na ibigay ito sa iyo. At yun po yung favor ng dugo ng Lamb of God that we are to partake today. Hello? Hi. Yan yung tatanggapin mo ngayon. Ililipat po yung kayamanan ng sanglibutan sa pangalan ng Diyos. Hallelujah. Hello? Opo. So, ayun ko sabihin, no, pag yan nilipat, yung tatanggapin mo ngayon, makakalaya tayo sa kahirapan. Sabihin mo sa katabi mo, parang feeling ko excited na akong tumanggap. Excited na ka. Alam mo, pinatatagal pa ni Pastor.
Pastor, pwede ba mauna na yan? So actually, dito po sa, tinan nyo, actually dito po sa text na ito, ang una-unang blessing na tinanggap nila, bago sila makalaya, eto eh. Nagtataka nga ako, eto pa inahuhuli sa atin. Pero originally sa Bible, hiningi muna nila eh. Tapos noong namatay na yung ano, kung pinari sila, dala-dala na nila, hindi pa sila hihinip, nakuha na po nila yung blessing na iyon. So bago po sila makalaya sa pagkaalipin, nakalaya na po sila sa sumpa ng kahirapan. Hello? Hi! At dala-dala na po nila, hindi po konti, hindi po karamihan, kundi yung yaman ng Ehipto. Hello? At yung last blessing, ito naniniwala ko, both of us, i-consider na tunay na wealth. Ano po ito? 1, 2, 3, go, pakibasa nga mo. Kanyang inilabas sila na may pilak at ginto at sila'y malusog lahat. Walang sino man sa kanyang mga mahina. Sa ibang version po, sila'y malulusog lahat. Sa ibang version, walang lipi ang mahina o nangisod. Nada pa. Hindi, ano? So, habang hinahabong sila, walang nada pa puron. So, number 3, deliverance from death and sicknesses and diseases. Hello? Ito po yung death na premature. Yung hindi ka pa dapat patay na patay ka na. Hello? Hi. At yung dahil sa mga sakit at karamdaman. I believe na ito pong good news na ito ng banal na dugo na naglilinis ng ating kasalanan. Besides sa blessing ng material, gusto rin po niyang ma-enjoy natin yung blessings natin. Hello? Hi! Diba? Ang yaman mo nga, puro ka naman sakit. No, gusto mong mag-tour, kaya lang, nakaratay ka. No. So, yung po, he also wants us to enjoy yung mga blessings na binibigyan niya po sa atin sa pamamagitan ng malusog na pangangatawan na ino-offer din niya po sa atin, no, bilang sa kanyang living sacrifice, no, para maging living sacrifice po natin itong katawan na ito sa pagtupad ng ating calling at purpose sa ating buhay. You know, ang hirap pong tuparin yung purpose sa buhay kung may sakit ka. Yun. Ano naman ito itupad? No? Kung meron ka karamdaman. Because sickness ay sumpa po yan na dala ng kasalanan. So, once na nalinis po lahat ng ating kasalanan, yung curse po ng kahirapan at yung curse ng karamdaman o sakit, lahat po yun maka-cancel. Yes. Hello? Hi. Sabihin mo nga, kanselado na. Kanselado na. Yun. Hallelujah! So imagine this, no? Ito po mga Israelita na ito na naging alipin for 40 years. 40 years po sila naging alipin. Harsh treatment, hard work, ilang oras puyat, walang ganong makain dahil mahirap lang sila doon. Alipin lang sila, pagod, ang sakit ng katawan, ang bigat ng katawan. No? Puro arthritis na siguro to, pero na siguro may diabetes, may high blood sa sobrang stress, pero lumabas silang malusog at walang bahina. Hello! Palakpakan na po natin yung ating Panginoon. 40 years po, pero dahil sa dugo, no, ni Yahushua na ipinahid lang doon sa kanilang mga pinto, paglabas nila, nalinis sila ng kanyang mga dugo. 2 to 3 million po yun, no, Israelites were all malusog. Lahat po sila malusog dahil sa dugo ng Passover na. Hallelujah! Hallelujah! So now, ito pong Passover lang na ito. Tignan nyo po ha. Itong Passover na tupa na ito, anino lang daw po ito ng paparating? Ito ang tupa lang. Pero yung paparating, anak ng Diyos. Hello? Hi! Ibig sabihin, mas matindi itong paparating kaysa sa tupa lang. Hayop lang yan. Yung lumikha niya ang darating na Passover Lamb of God na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hello? So, higit kung yun ang naibigay niya,
nabigyan ng yaman, nalinis sa kasalanan, nabigyan ng kalusugan, how much more pagdating ng Panginoon na siyang namatay sa krus para sa iyo. Hello? Tignan nyo ha? Yung tupa, yung Passover lang, pag pinapatay po yan, very humane. Talaga, parang kayong nagkakatay ng isang kakainin. No? Pagka nailatag po na yan sa ano, iiwahan lang yan dito, isplit lang yan dito, patutuloy yung dugo hanggang mamatay sa kalulutuan. Pero si Lord hindi. Anong ginawa kay Lord? Pinagupit, pinahirapan. No? Binubok, ginilang balbas, kinurunahan. No? Nang tinik, talagang pinahirapan, dugo, sacrifice. Bakit? Para saan? Dahil sa kasalanan, because by His stripes, you are healed. Mas matindi. Inako niya yung hirap. Pwede naman katulad lang ng tupa, patayin na lang ako. Kaya lang, hindi gagaling itong mga anak ko na ito kung hindi ako masusugatan. Kung hindi ako mahihirapan. Kung hindi dadanak ang dugo ko, tatanggapin ko yan. Higit ako sa tupa ng Passover lamb. Hello? No. So, he was beaten, in-scorch po siya, pinako, kamay, pa, etc. No? Para sa kanyang mga sugat, tayo'y gumaling. Tiyak po yun. Sa tupa ka, gumaling ka. Ano pa kaya sa anak mismo ng Diyos na inalay niya yung kanyang buhay? Hallelujah! No. So now, no, why? Ang tanong, eh bakit po lahat naman ng nagko-communion, hindi po natanggap yung ganyang daming blessings pala na yan? Wala nagbabago buhay. Ba't gano'n? Hindi yung mayaman. Ba't gano'n? Yung iba may sakit pa rin hanggang ngayon. No. Bakit po kaya? Ito po yan. 1 Corinthians 11, 29 to 30. Pakibasa nga po, 1, 2, 3, go. Sapagkat ang sino mga kumakain ng vino na hindi kinikilala ang kalagaan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain ng vino na katulalaan para sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina ang sasakit din ng marami sa inyo at ilalingay na matay na. Kung siya sa atin natin ang ating sarili, hindi tayo ang kalagaan ng yun. Sabi po Lord, ano niya, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, hello, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ikaw mismo ay nahatulan mo na sarili mo. Kasi hindi mo, nung kinakain mo to, ginawa mo merienda. Yan ay merienda. Kaya gusto ko for Sunday, may merienda tayo. Hindi mo tinitingnan yung kahalagahan ng sacrifice ng Panginoon, yung kanyang katawan at yung kanyang dugo na maglilinis para ng kasalanan mo, magbabigay ng bagong buhay sa iyo at magbibigay ng kasaganahan at kagalingan sa iyo. Nakafocus ka sa pagkain saka sa grape juice. Hindi ka nakafocus yun sa sacrifice. Sa ginawa niya, hindi mo nabigyan ng halaga. Yung simbolo lang yan, yung kinakain mo na ilagay mo. So sabi po lang, eto lang daw yung dahilan. Sabi ka, yan ang dahilan, isa lang yung dahilan. No? Hindi lang po natin napahalaga, hindi natin na-discern. No? No? Kaya tayo naging masakit, masasakitin, at namamatay po agad spiritually man or physically. No? It's only because hindi po natin na-discern yung kanyang katawan na pinahirapan para sa ating kagalingan. Hello? Hi. Kailangan i-claim mo yun by faith. Dapat malino sa iyo. Alam mo, magaling ka na. Hello? Wala na yung sakit mo. Isipin mo na ano ba sakit meron ka. No. So ngayon, i-claim po natin yung meaning. No? Tayo po, nakafocus ka lang sa tinapay. Bilang pagkain. Nakapokus ka lang bilang merienda. No? Pangtawid ng gutom. At hindi ka nakapokus dun sa katawan ng iyong tagapagligtas na broken for our healing. So tinitingnan po natin ito bilang traditional practice lang. Hello, nakasanayan mo lang every Sunday. You know, first Sunday, ginagawa lang natin. Hindi po ito tradisyon.
Kung gusto mo talaga matanggap yung blessings na ito, ng kagalingan, ng kalayaan sa kahirapan, no, ng pagbabago ng buhay, i-discern mo yung body niya. I-discern mo yung dugo niya. Claim mo by faith yung blessings na nakalaan dito. So communion to heal both our body and our soul. No po. So sabi mo sa katabi mo, ang communion na ito, hindi ito merienda. Sa bahay ka na mag-merienda. So ang tatanggapin po natin ngayon is big enough to deliver us from any oppression ng kaaway. No, ito man ay sakit, karamdaman, o sa kahirapan man. Tingnan mo nga yung katabi mo. No, mukha bang may sakit yan? O may sabit? May sayad. Kamalaya rin po sa sayad yan. So, tingnan mo, ito ho. Napakalaki po nito para sa atin. Tingnan mo bakit po? It's enough because naalala niyo po yung kwento dun sa Syrophoenician na babae. Yung alam niyang babae, may sabi, tinanong yung katabi mo. Hindi yan yun. Mukha lang. Ito yung mga picture na layo mo kung may sabi. So, nakusaan, lumapit po siya, eh kumakain sila Jesus sa table. Sabi, humihingi siya ng tulong, no? Na ma-deliver yung kanyang anak sa pagkakasabi ng demonyo. Ang sabi ni Lord, hindi ko pwede ang tinapay ay nakalaan lamang sa mga lipi ng Israel. Eh, pero tindi ng babae, tindi ng faith. Sabi niya, pero ang mga tuta din po ay nanginginahin sa mga mugmog, no, na nahuhulog mula sa table ng mga anak. At yun ang nagpagaling doon sa babae, sa anak ng babae na may sapit. Sabi niya, ang tindi na pananampalataya mo. Umayo ka, magaling na. Napalaya na. Ang ano, mugmog pa lang yun! Yun? Hello! No, sino rito gusto mugmug lang? Mamaya, meron po natin na dito. No. Pero imagine mo, yung crumbs lang kaya pagpagaling, you know? Yung crumbs lang ng grace, yung mugmug lang ng grace ng Panginoon, kaya magpalaya sa kahirapan. Yung mugmug lang! Pero itong tatanggapin mo, hindi itong mugmug. Hello? No? Bumbuo natin, uubusin yung Passover lang. Mamaya, wala tayong titira dito. Mamaya, ito, ang bilis naman eh, no? Isang pagbalik, wala na! Ano na nangyari? No? So, yung po yun, but the Lord said, no, that the bread was for the children, hindi mo para sa mga aso. Pero sabi niya, nakikinabang din kahit po ang mga tuta sa mugmug pa namin. Hallelujah! So, sa siguro natin ng pastor, kinain lang, ininom lang yung grape juice, no? Nagkaroon na ako ng buhay at kagalingan. Tandaan po natin. Pinataka ka, no? Ba't nung kinain lang? Just a simple act of eating. Nagkaroon na ako ng buhay, no? Gumaling na ako, umaman na ako. No? Pero tandaan mo, yung simple act of eating, yan din ang nagpabagsak sa tao. Sino yan? Si Eva at Adan. Kinain lang din naman nila. But sila nasumpa. The curse ng kahirapan, the curse ng sickness, the curse ng pagkaalipin sa kasalanan. Pero ngayon, pinapakain niya sa iyo yung tree of life. Hello. Dahil isang pagkain mo lang sa bunga ng tree of life na ginawa ni Yahushua sa puno ng cross ng kahoy, ikaw ay makakalaya sa kahirapan, sa karamdaman, at sa pagkakalipin, sa kasalanan. Hallelujah! Marapakan nga po natin ang ating Panginoon. Masahin po natin, Joa 2.46, pakibasa nga po ng Trigo. Ayun, ano?
ano pa ang maganda yan? Yung masayang nagpipira-pira sa tinapay. Sabi nga natin ngayon, ano, pagka kung pala tayo kumakain, no, basta sama-sama tayong kumakain, kaya yan naligay kong picture kami, kasi pagka kumakain, napakakulit namin, tawa lang kami ng tawanan, ang saya-saya namin sa bahay man, o kahit saan man, no, kahit sa lukuan lang yan. Masaya po kami, nagkukulitan kami, nagjojo ko, nag-aasa lang kami, nagbubulian kami. Masaya kami kumakain. And just eating together, no, it was a really time of both rest and enjoyment. Hello? No. So, i-enjoy mo lang yung voluptuous meal, no, at fellowship ng pagsasama-sama. Especially, no, pagka kumakain po tayong kasama ang ating family. Ito po yun. Bilang isang pamilya po tayo ng ating Panginoon. Sa labas man o dito, no, na nagbabanding tayo ng may kagalakan at gladness na kasan, throwing jokes, etc. etc. Then, after eating, ito po yung, di ba, ang pagkatapos mong kumain, ito yung best time na mag-rest. Ito yung best time na matulog. Na kung saan, wala kang consciousness. No, hindi ka na konsensya, walang nagbabother sa isip mo. No, bakit? Kasi dun sa saya, sa sarap. Walang condemnation, wala kang sermon. Hindi mo sila sinermonan ni Lord dun. Dun nagdi-dinner sila. No, binigay niya po yung fellowship. In fact, tayo pong mga Pilipino, no, di ba sa atin, pag kami nag-aaway sa dinner, sa lunch, sinasabi nyo, huy, igalang nyo naman, irespeto nyo naman yung pagkain. Yan yung talagang Pinoy eh. No? Kaya pagka may nagsisay mo sa'yo, huy, igalang mo naman. Pwede ba mamayanan ng pagkakain? No? So, alam po natin, ito po yung, hindi po ito yung best time ng pag-away habang kumakain. Ito po yung best time to have fellowship with one another. Iwan po sa itong last verse na ito. Pakibasa nga po, Father Rico. Yun. So si Lord, yan po yung gusto niya. Gusto niya mag-fellowship sa iyo. Gusto niya sumamang kumakain kasama ka sa pagkain. Diba? Gusto niya nandun yung presence mo, no, fellowshipping sa ating Panginoon. Gusto po niya, lagi niya po tayong kasama. Kaya lang po, nasa labas siya ng pinto. Hello? Kumakatok po siya sa labas ng puso mo. Sa labas ng buhay mo. At gusto po niyang pumasok, no po, para po siya iligtas ang buhay mo. May nabasa po ako dyan. Kumakatok po siya sa labas. Sabi, sino yan? Si Lord. Sabi niya, bakit? No? Para gusto ko itang iligtas. Iligtas saan? Iligtas kita pagka hindi mo ako pinapasok dito. No? So talaga ano eh, no? Hindi yun eh, no? Ibig sabihin, iligtas niya po tayo sa kasalanan, sa kahirapan, at sa karamdaman. Hindi para tayo i-condemn sa ating kasalanan, kundi bigyan niya po tayo ng joy, fellowshipping sa Kanya, at giving us rest. No? Sa piling ng ating Panginoon. Sino po rito excited na tanggapin ang Lord's Supper? Sino po rito excited na mag-discern yung katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo para sa pagkapatawa at blessings at kalusugan? Natawagan po si Ninong Nena, si Yami Marley, si Ate Mir, at saka po, ayun, wala po ba namin. Si Ninong Nena, si Ate Mir, si Ate Marley.